Chuhin mo pala si Bato, ba't ayaw ka manginang, ayaw mo manginang tulong doon para makauwi ka? Sinong Bato? Si La Rosa. Ah, kamag-anak mo siya. Chuhin ko, mas mo yan. Kasi nanay ko ni La Rosa yan. So, sinong kapatid niya? Si Isko. Hindi, yung tatay mo ang kapatid niya o yung nanay mo? Nanay ko, kapatid niya. Ay, talaga? Oo, pati La Rosa ko. Eh, hindi naman nila uungkatin yun. Mayaman ang kapatid ng nanay ko. Doon lang kami ang kaproblema dahil kay tatay ko. Kasi ang tatay ko mahirap yun. So, hindi tanggap? Kaya nanay at tatay ko magsasakal lang ng lupa. Pero nanay ko, buwan-buwan yan. Pero ang pira sa amin. Kasi ang nanay ko na doon ng abroad. Laki ang sila nangingi dyan ako ng tulong na si disability kahit paano bigyan ako ng 4,000 para pamasaya lang, para makauwi ako. Eh, try na mo sanang lumapit, kuya. May mga... Kasi sabi ko, te, uwi ko sa probinsya, ganito lang ang nabuhay ko, kumamatay ako. Mm-mm. Wala tutulong sa akin dito. Totoo. Maganda mauwi lang ako ng probinsya, parang na doon kasi mga kapatid ko, magkasakit ako doon, tutulong mga kapatid ko. Ako gusto lang talaga ako umuwi. Kasi ako uli lang na kami, ako pinakabusong kapatid. Ayan, to be continued. Isa pong kaano din ni Ate Di Sinaida na nakatira din po dito sa may malapit sa Kangkungan. Eh, ano, sabi niya, may kaibigan din ako dyan na ano, nangangalakal. Kuya, kamusta? Mukhang bagong gising tayo, ha? Saan pa tayo gagaling kagabit? Napuyat ka? Dalawang balik ako dyan sa ano, bagong bayan. Ano pong ginawa niyo doon? Ay, mantin ang kalakal. Ay, yung nagkakalakal po. Gabi po ang kalakal ninyo? Gabi ako. Ay, may pamilya ka din po bang kasama dyan? Ako lang isa dyan. Ah, wala kang pamilya. Asan po pamilya mo? Nagtarwa, hindi naman umuwi. May asawa ka po, hindi na ka na umuwi? Hindi na. Ay, anong nangyari? Bahay na. May anak ka po ba? Wala. Pwede po pang malaman ang pangalan mo, kuya? Oo. Oh. Si Julito ako. Joselito? Julito. Taga saan ka po? Saan ka galing na planeta? Saan ka po galing? Taga-tagig ka po talaga? Bisaya ako, Negros. Bisaya din si kuya. Si Bisaya, si Ate Sinaida naman ay galing po ng Mindanao din. So pinapatira mo ba dito, Ate? No, napakabuti talaga ni Ate Sinaida. Si, naawa ko sa kanya eh, dahil nangangalakal, wala siyang matiraan, wala siyang matulugan. Dito dito ka muna. Kahit papaano, tutulungan na tayo dito kung anong kailangan. Asawa ko dito din. Diniwanan ng asawa eh. Wala. Umalis. Anong paalam niya sa'yo? Sabi niya, babalik yung uwi doon sa Tauteng sa Bado. Sinayagan ko eh. Yung katawa ko eh. Magdalawang buwan, hindi pa umuwi. Dalawang buwan na palang ano, nakaalis. Nagpaalam lang siya na ano, aalis lang. Pero dito rin po yung ano, dito rin po yung kwarto ni kuya. So, ginawa ko yan, kung ano. Yung gumawa yan, Ate. Ay, galing naman. Madami ako titignan ka. Ang asawa ko dahil wala rito eh. Para sabi ko, may manungungilangan sa akin na matutulog. Makatulog. Kaya ako gumawa yan lahat yan eh. Galing naman talaga ni Ate Sinaida. Bilib na bilib talaga ako dito. Yan, kakasya ng dalawa dyan na mag-asawa. Diba? Kahit mag-asawa. Yan na, dyan lang simula. Ito lang yung buhay nila din. Tapos mga ngalakal sila ng gabi. Mga ano dito, mga talbos. Oo. Yan na, yan nga, tulad ng sinabi ko kanina. Oo, daming ano. Daming tubig din dito pagka umulan. So, ayan, ito yung paligid po nila. So, ayan. So, ang hanap buhay lang din ni Kuya ay mga lakal katulad ni Ate ano, Sinaida. So, may bala ka din ba ang umuwi sa inyo, Kuya? May bala ka, kaso na walang po. Malaki po na yan. Malaki pira yan. Magkano yan. Kung makauwi ka sa amin yan, may kuwiri ka talaga si 2,000 yan. Sa ano? Visayas yun, di ba?
Eh di mas malayo yung kay ate, ano, Sinayda kasi Mindanao siya. Mindanao at Negros, parehas lang yan. Ah, parehas lang. 6,000 lang pera niya, nakakarating ka lang sa amin yan. Ah, pero gusto mo na rin umuwi? Mm-hmm. Bakit? Ayaw mo na dito? I-miss ko yung mga pamilya ko dito. May pamilya ka pang kapatid, ganan? Meron, may. Kupito ka po kung kapatid, yan sa province. Ah, ilang taon ka na po ba, kuya? 46. 46 ka pa lang, no? Hindi si 25 ako. Oo. So, si kuya ay nangangalakal ng gabi. Pero yung kinikita mo, niipon mo ba o paano ba? Sapat na sa pagkain. Sapat lang na pagkain. Ilang taon ka nang nangangalakal? 10 taon. 10 taon ka nang nangangalakal. Ilang taon ka nandito kay ate? 2 buwan pa ako dito. 2 buwan. Ay, pasalamat ka rin, no, kay ate Sinayda dahil ano... Nigyan ka kahit paano ng matitiran mo. So, ang ano, ang hanap mo lang. Hindi kami nagdita ng kapatid ko sa pool na nag-lockdown. Hindi kami nagdita. So, ibig sabihin 10 taon ka nandito sa Manila. Mm-hmm. Tapos 10 taon nga hindi nagkita ng pamilya mo. Pero may contact ka pa sa kanila? Wala na kong contact. Wala na? Pero pagka-uwi kaya doon, eh paano yung kung... Pag umuwi ako, dito sa amin. Pero I mean, sa 10 taon, hindi mo sila nakausap? Hindi na. Ay, hindi na. Ay, nahirap yung gano'n, no? Kaya gusto mo na rin umuwi. Gusto ko na umuwi kasi namatay yung tatay ko. Namatay yung tatay, nanay ko. Ulila na talaga ako. Doon. Oo nga. Dahil ako, gusto ko umuwi. Paano kung kumukawi, wala kong pira. Dahil namatay yung tatay, nanay ko. Kung hindi ako nakapatapos nga, ako busong na anak, hindi ako nakatapos haral. Dahil ang kita namin, kapat na kay nanay, namatay nanay ko. Sabi ko, magsikap mo lang tayo, ang ganito lang tayo. Malay mo kung may gagati sa atin. Basta nanay natin, nalibing siya, maganda nalibing, hindi sila, isla na ba siya ng tao. Mm-hmm. Pero nung nandito ka ba, patay na sila o bago ka pa pumunta dito sa Manila? Ay, namatay tatay ko, nanay ko, tagal na kung dito sa Manila, upuwi lang ako doon, Makati. Pero ibig sabihin nakita mo pa siya nung namatay? Oo, pinadala ko pa ng pera. Oo. Ayaw nila maniwala nga, hindi daw ako. Kailangan nila ako. Sige, uwi ako. Kung kailangan nyo ko, uwi ako. Pagkita ko sa inyo. Oo. Kasi akong bunso nilang magkapatid. Ilang kami magkapatid. Doon siya akong pinagkabunso. Na 11 kayo. So, yung 11 po, buhay pa paya ka sila lahat? Nandun sa... Kalat na kami magkapatid eh. Dahil nga wala na kami ng ama. Wala na kami ng ama, wala na kami ng nanay. Kalat na kami magkapatid. Kung saan lang kami pupunta. Kasi ate, mahirap ang nagkalat ka, wala ka mga magulang. Oo. Oh, wala kami mauwi, ano. Kaya nagkalat-kalat kami magkakapatid ko, saan kami pupunta. Oo. So, ibig sabihin nito ay wala na po lang, ano. Wala kang kapatid dito sa Manila na napadpad kaya? Wala. Ako gusto na akong umuwi. Kaso lang, ang sapat na pag... Kita ko sa kalakal, sapat na talaga sa pagkain yun. Oo. So yun, napakahirap po talaga ng... Sabi ko, gusto na kong umuwi, gusto na kong magkita ng mga magulang, mga kapatid ko. Hindi mo magawa dahil walang pera. Kasi ang sapat ko nang kita ng kalakal ko, tama-tama ng pagkain ko. Oo, tapos... Alam niyo po, napakahirap na nga ng buhay. Nagkaroon naman siya ng katuwang sa buhay. Iniwan din siya. Oo. Asawa ko dito. Hindi ko pinag kinasama ng kalakal. Kain po, kain siya tulog. Tapos ngayon lang siya naggawa ng lokal. Baka naman sumama na po sa iba. Ito na sabi nga. Ang kamakate. Para sa buhay niya. Oo. Pero wala kayong anak. Pero ako mabait ako, ate. Huwag mo lang sa nang unong kwento. Pag niloko magaway, gagati ako. Oh, huwag ka nang umanti, kuya. Alam mo, ang ganun talaga. Siguro mas ginusto rin ni Lord na hindi ka na magkaroon ng anak at iiwas niya yung babaeng yun sa'yo dahil baka
alam mo yon, magkaroon pa ng ibang problema pag siya yung nakasama mo habang buhay. So ganun mo na lang siya isipin kung bakit siya nawala. Ako. Bago kami nagkilala yan, umiinom ako, tag-isang buti. Tag-isang buti, pagkatulog lang. Hindi naman ako masyado masidiro, inom ako. Pag, sakto lang. Sakto-sakto lang, matulog na ako. Sabi ko na sa ako, huwag mo na akong gisingin yan. Tulog mo na ako. Ako na lang bahala yung gising. Kung alam ko naman oras kung ano, anong labas ko pag gising ko, anong oras yung paglabas ko. Ako na bahala magigising, huwag mo na akong gisingin kasi matutulog ako siya. Alam mo, puwet na ako. Pero nakita ko ng kalakala doon sa kanyang lahat yan. Wala ako. Hihira ko nung pagbili ng shampoo din din. Pagkatulog ko lang. So, ito po yung ano, kabuhayan na nangyari sa mga buhay. Yung pag nakikita natin, no, no, yung mga nandito sa gilid ng ano. Alam mo natin, kung ano sana po mahihina tulong na SDCWD para makuha ko sa amin yan. So, makawala lang ako sa amin yan. Kasi... Pero kuya, pagka uuwi ka ba sa inyo, sinong uuwihan mo kayo? Wala ka mga kapamilya doon na na-spread na kayo ng mga kapatid mo? Nandun ang pinakapanganay namin yan. Kahit pa paano may natira doon na? Oo. Tapos, anong magiging hanap buhay kaya doon kapag umuwi ka? Ay, alaga na lupa. May lupa ang kapatid ko doon. Ah, tutulungan mo na lang. Oo, tutulungan ko. Sabi ka, uuwi ka na lang dito. Ikaw nga mag, ano, dito ng tubo. Mm-mm. Ako magbabate ng tubo. Sabi ko, ay doon, nagpagamitigas ang ulo ko dahil may asawa ko, sabi ko, sa kanay. Ay ngayon, hindi ko alam gano'ng pala ginagawa ng asawa ko. Oo, napakahirap. Pero okay lang sa akin. Madali naman lang. Eh. 2,000 lang tapat ng tao yan. Buti na lang, hindi kayo nagkaanak, no? Oo. Kumabait lang. Huwag lang ako po, sorry. Oo, siyempre. Kapabaitan ko ng taon. Pag bumalo ko ng taon na dyan, pero... Sabi ko, masakit sa kanya kung... Ako gumagawa. Gusto na kumuwi sa amin yun. Lalang tapat ng kita ko ng kalakal. Tama-tama lang sa pagkain ko. Araw-araw ko, agastos. Tama-tama lang tao sa patalong talaga yan. Ako maging nag-i-simplify, mahiya naman ako maging... Pwede ka ba pwedeng lumapit sa ano sa DSWD paraan? Parang may mga program po ng mga DSWD na nagpapauwi po sa ano? Alam mo, madam, nahiya ako matulong doon. Nahiya ako lalapit sa DSWD kasi pag mabuklat ang pangalan ko, sabihin nila ko, chuhin mo pala si Bato, ba't ayaw ka manginang... Ayaw mo mangingi na tulong doon para makauwi ka. Sinong ba to? Dila Rosa. Ah, kamag-anak mo siya. Iwi ko, mismo yan. Kasi nanay ko, Dila Rosa yan. So, sinong kapatid niya? Si Isko. Hindi, yung tatay mo ang kapatid niya o yung nanay mo? Nanay ko, kapatid niya. Ay, talaga? Oo, ba Dila Rosa ko? Eh, hindi naman nila uungkatin yun. Mas mayaman, mayaman ang... Kapatid ng nanay ko, doon lang kami kaproblema dahil kay tatay ko kasi ang tatay ko mahirap yan. So hindi tanggap? Kasi ang nanay at tatay ko magsasakal lang ng lupa pero ang nanay ko buwan-buwan yan. Pwede lang ang pira sa amin yan kasi ang nanay ko na doon ng abroad. Malaki ang mayaman ng Madela Rosa. Ayaw ko lumapit sa kanya. Bagay sabihin. Diyan ka pala mo lumalapit pag magharap-harap ka. Pero hindi ayaw naman ko, nila tatanungin kuya kung ano ko, eh. Ayaw ko lumalapit. Pag lumalapit ako, magpapakawin ako sa amin. Baka nila sumumat sa akin. Pero totoo ka pamangkin ka ni Dela Rosa. Rosa ako. Madela Rosa ako. Tanungin nyo sa ano? Sa ano nga ng birth certificate ko. Tanungin nyo. Julito Morihon, Dela Rosa. Ang maiden ng nanay ko, Dela Rosa. Papatid ng nanay mo si Bato, Dela Rosa. Pag umagay ng nanay ko yan,
Kasi ang nanay ni De La Rosa, ang nanay ni Bato, magkakapatid. Ah, so magpinsan kayo? Oh, ang nanay ni Bato at nanay ko magkapatid. Oh, so ibig sabihin magpinsan nga kayo? Magpinsang buo. Ah, pinsang buo pulo sila. Kaya ayaw ko lumalapit. Kasi sabihin pala ako. Lumalapit nga pag hirap na hirap ka na. Oh, baka sakaling mapanood to ni De La Rosa. Naku po, baka pauwiin ka niya. Ako. Baka may panawagan ka kay pinsan mo. O sabihin ako mo na dito. Eh, hindi ako. Wala ko shit. Kaya ako, mahirap lang talaga ako. Gusto na talaga ako umuwi. Hindi lang malang. 18 anos na ako. Hindi pa ako nakawin sa amin yan. Ah, 18 pa nung ano huli? 18 anos na dito na ako. 18 anos na hindi pa ako nakawin sa amin yan. Kaya gusto na akong umuwi sa amin. Kasi magtapat lang kita ko sa pangalakal. Kaya nangingidyan ako ng tulong na sa disability kahit paano, bigyan ako ng 4,000 para pamasahe lang, para makauwi ako. Eh, try na mo sanang lumapit, kuya. May mga kasi sabi ko, te, uwi ko sa probinsya, ganito lang anak buhay ko, kumamatay ako. Wala tutulong sa akin dito. Totoo. Maganda mauwi lang ako na po. Probinsya pa lang. Na doon kasi mga kapatid ko, magkasakit ako doon, tutulong mga kapatid ko. Ako gusto lang talaga ako umuwi. Kasi ako busong mag... Ako... Ulilan lang kami. Ako pinakabusong kapatid. Nakakaano naman po, no? So, kahit na may mga kamag-anak po tayong sabihin nating kilala, ng, wala eh. Kahit bigyan ako ng 3,000, kaya ko na umuwi sa amin yan. Paano ang 3,000 eh? Sabi mo, 6,000 ang pamasahe. Hindi. Kahit bigyan ako ng 3,000, kaya ko na umuwi yan. Kasi ang sa barko, pag kaya sa barko, pag may promo, 1,500 lang yan. Pag wala promo, 2,000 yan. Ah, saan ka pwedeng bumili ng ganon, kuya? Sa Alabang. Pwede? Oo. So, sige, hayaan mo, kuya. Sana sa pamamagitan ng video namin na to, eh, matulungan ka makauwi na doon sa inyo. Kasi, masakit sa akin, te, mamatay ako dito. Wala akong mga kamag-anak, wala akong kamatid. So, anong panawagan mo? Baka sakaling mapanood to ni Senator, ano, Bato? O si Leto Murion, ang medil ko De La Rosa. Uh-huh. Dito ako sa Sisi, katira. So manawagan ka, baka sakaling alam mo yun, may mga hindi imposibleng or imposible. Hindi ako nanawagan, te. Sa akin lang. Gusto kong lulapit kasi lang nahiya ako. Kasi sabihin pa nila, mahirap pala, hindi na kita kayang intindi. Hindi kita kayang harapin kasi may kaya na yung mga kamag-anak ko. Hindi, kasi mas nakakaya nga yun kasi kamag-anak ka, hindi kasi ka natulungan. Mga kamag-anak ko, sa pool ng ano, sa pool ng mga tuwing ko dyan, sa pool ng East Interview, sa Cop nila yan, biyahe ng bus yan. Tingnan mo yung madilaw sa bus dyan, kamag-anak ko, tuwing ko yan. So pagka ano, mga kahit mga 3,000, makakauwi ka na? Oo, makauwi na ako. Sa barko? Oo. Barko. Ilang araw yung biyahe ng barko papunta sa inyo? 18 oras. 18. So okay lang sa'yo barko? Oo. Sige, hayaan mo kuya, ipanalangin mo yung ano, yung pagkakataon na nakilala ka namin para sakaling matulungan ka namin makauwi na sa inyo. Oo, kasi yun naman talaga yung nangadkwati kasi halimbawa, pag magkasakit ako dito, pumatay ako, mga kapatid ko hindi naka ano sa akin kasi mga kapatid ko ako ang anak nila kasi punso ko mag ako pinagabunso. So, hindi nila alam nga na dito ako nakatira mga kapatid ko. O ayan mo kuya, sana maging daan itong video na to na matulungan ka namin makauwi na sa inyo. Sana ay matulungan po natin mga mami, si kuya. Ano ang pangalan mo ulit kuya? Si Julito Morihon. Julito? Morihon. Morihon? Oo. Ayan, taga... Ang middle ng nanay niya, De La Rosa.
Saan banda sa ano, Mindanao? Dumaguete ako, te. Santa Catalina. Sa Dumaguete, Santa Catalina, baka po may mga ano nakakilala din po sa kanya. Sana po ay hindi ko alam kung paano natin siya ano, pero sana matulungan po natin siya. Pero pansamantala kuya, bibigyan kita ng 500 para kahit papaano sa pang-araw-araw mo, no? Kote, nag-ahirap ko. Dahil nga, mabait ako lalaki. Asawa ko kain tulog dito, ako lang sa mga lakal. Kung anong ginagawa ko sa kanya. Ang paalam niya sa akin, umasukan linggo-linggo. Pero ang gusto ko lang, kung ginagawa mo ako, dapat sabihin na lang niyo ako, kahit saan na mag-barangay, kahit saan, doon tayo kahit tulpo, wala ka pa rin mapapala sa akin. Dapat sinasabi mo nga, ayaw mo na sa akin, ayaw ko na rin sa'yo kasi matigas mga anak mo. Hindi kita sinasaktan. Kaya mahal kita kasawa, hindi kita sinasaktan. O baka may mensahe at mapanood niya. Ano ba pangalan niya? Ria. Mansano. Oh, Ria Mansano. Ano ba namang ginawa mo kay kuya? Tingnan mo. Gusto ko nga sana, patulpo ko kasi ba't yung babayaran nila sa akin? Eh, bakit ka babayaran? Oh, mga manugang nila dito. Dito lahat sa akin na ako nagbubukas ng manugang niya. Wala akong tinatanim na masama loob sa kanya. Sabi ko, sige, kung magtarba ako, pero uwi ka ng linggo. O, sa linggo na nga, sa bano na nga po, paglaba mo ako. Kasi hindi ako magpaglaba kasi papuyat na ako eh. Panggabi ang anak mo kayo ko eh. Panggabi po kasi, nangangalakal kasi sila. Oh. Kasi yun yung time na yung mga dump truck, maglalagay sila ng mga doon sa ano, mga basura doon. Sabi ko, ako pa maging babae. Sapatin kita, tapos mamaya-maya, aalis ako, pipirahin kita, ano masama loob mo. Oo. Hindi pwede yung ganun yan. Nagyaya mo kuya. Yung ganyan nangyari sa iyo, ipasa Diyos mo na lang, wag mo nang dibdibin masyado. Hindi naman ako magdadala madam sa anak buhay ko, hindi ko magdadala sila magdadala ng anak buhay. Tao lang tayo eh. So yan mo kuya. Pero sana, gusto ko ano, lang talaga, makawin ko na sa amin, makikita ko yung mga kapatid ko, anong kalagayan nila, makikita ko kung sapat pa sila sa kalagay sa akin. Basta ako, makikita ko ng mga kapatid ko, magsama-sama kami. At least, magkasakit ako. Hangad ng mga kapatid ko na doon ako nagkasakit sa probinsya. Habang atay nagaano kuya, no, ang gagawin mo, sige, mga lakal ka lang muna. Tapos, ipunin mo konti yung ano, dagdagan mo yan. Ipunin ko, tapos ang mga lakal dyan, inaalis ko ito, no. Sige. Tapos, ano, ganito kuya, ang gawin mo, no. Magtanong ka doon sa sinasabi mong bilihan ng ticket. Tingnan mo yung pinakamura na pwedeng ano, pwede mong mabili. Kahit yung, di ba kunwari, mag-abook ka ng pang, kunwari, sa susunod na buwan. Alam ko madam na dyan sa, alam ko na dyan sa Metropolis. Oo, sige, magtanong ka doon, babalik kami sa mga susunod na araw ta para ano, alamin natin kung may nakita ka ng ticket at kung magkano. Ay, babalik ka pa madam, saka na may number mo. Sige. So, tapos ang gawin mo, magtanong ka kung may mga promo para pagkano, ihanda mo na muna yung sarili mo kung gusto mo talagang umuwi. Uwi at na. Bibigyan ka ta ng pang ano mo. Uwi na talaga ako madam kasi ang inisip ko, mamatay ko dito. Kawawa yung mga kapatid ko. Kawawa ka, baka itapog ka lang natin si Naida dito sa likod. Ako ang kawawa. Mas maganda pang aso, hanapin. Kasi mga kapatid ko, hindi nila alam kung saan ako nakatira. Kasi ang gusto ko sana mag-aral dati yan, bata pa ko. Gusto ko mag-aral, kukuha ako ng electrician. Kapag namatay nanay ko, wala na akong panggastos. Lumayas ako sa amin yan, punta ng Manila. Sige. Kasi namatay na. So, ganun nila lang gawin mo kuya, no? Magpunta ka doon, iwan ko yung number ko sa'yo, tapos itanong mo. Kaya't hindi. Sige, iwan ko sa kanya. Tapos, pagka may nakita kang promo, na sabihan mo ako,
para tingnan natin kung ano yung magagawa ng video na to. Baka sakaling may mga gustong tumulong sa'yo na mapauwi ka na sa inyo dahil matagal ka na dito. At alam po din, alam na din namin yung hirap din naman ng kalagayan. Sino ba maging komportable sa mga ganitong ano, diba? Ang magiging araw-araw mo lang gagawin, no? Magbabasura, kakain, mabasura, sa ganung klase ng pamumuhay or ganung klase ng income, wala man din mangyayari po yung ganun, di ba? So sana may mabuting puso po sa mga gusto mo pong tumulong kay Kuya sa ano, ay kontakin niyo lang po ang page namin para ano, sa tulad ng sinabi ko, siguro makakuha si Kuya ng promo ng kanyang ticket pauwi. Ay baka sa susunod na buwan ay makauwi na siya at makita na niya for the first time yung kanyang kapamilya since ano, nung 18 years old pa siya. Matanda na ako, from lahat ako. Dahil sa mga pamilya ko, dahil sa mga anak ko, nadarusin ko din siya. Ah, may anak ka pala? Meron, nadarusin ko din siya. Oy. Dalawa. Nako, di malalaki na yung mga yon. Iniwan mo sila, ilang taon pa? Iniwan ko, 3 anos. Pero sapat naman na sa akin, pinadala ko ng pera. Kapulang ang asawa, nag-asawa sila, hindi ko na pinadala. So, ibig sabihin, nung umunta ka dito sa Manila, nagkaroon ka na ng dalawang anak, 18 years old ka? Oo. Tapos, iniwan mo sila. Iniwan. Kayo pa nung nanay? Hindi na. Ay, hiwalay na kayo? Kasi, ang dalawang anak ko, sinisuportaran ko sa araw-araw pagpunta ng school nila, binabaonan ko. Mm-mm. Kasi maganda ang trabaho ko dati. Mm-mm. Bata pa. May mga, ngayon, may mga asawa ng mga anak ko, hindi na ako nang suportar. May pamilya na kayo. Alam nga ba, magpusuportar ako, may pamilya na kayo. Kaya umupo ka ng pag-anon eh. Oo. Kaya niyo buhay ninyo. Kaya hindi na ako nagbibigay ng suportar sa inyo. May mga pamilya na kayo. Sige, ayaw mo kuya, babalikan kita. Iba, iwan ko na lang yung number ko kay ate, na? Kaya ate, hindi, madam. Oh, sige. Pagpasalamat ako sa inyo. Oh, sige, no problem. Kasi ito naman po yung hangarin namin, yung makatulong po kami sa ating kapwa. Kahit sa munting paraan lang. Kasi ito naman po yung nararapat gawin ng bawat tao. Yung magtulungan, yung mga nangangailangan. Para babalik din sa'yo. Sa puloy yung nagka-lockdown, na dito na ako sa Manila. Oo. O sige kuya, ayan mo, babalikan kita sa mga susunod na araw, no? Nagtatrabaho kasi ako, so kapag ano, basta tingin ka lang doon kung ano yung mong, ano, promo na makukuha mo. Pero tingin ko lang number mo, iwan mo lang kaatindi kasi wala ko na cellphone. Okay, no problem. So iiwan ko na lang sa kanya. Maraming salamat kuya ha, magpahinga ka na, huwag ka munang ano. Ay, hindi ano? Rin ako pwede. Kumain ka na, bumili ka pagkain mo. Hindi rin ako pwede magpahinga kasi magpahinga ako, madam. Ang kalakal, ang nagbabanta, iba na yun. Oo, sige. No problem. Madam, salamat, sige. Madam. Oo, sige na, matulog ka na. Oo. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? Apat dapat na sardinas, eh. Oo, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. Okay na.